Bungad na awit. Bayan, magsiawit na bayan, pinagpala ka, dakilang biyayang pangako niya'y sumilay na. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway laging sumain yung lahat. At sumain yung rin. Magandang tanghali po sa inyong lahat. Magandang tanghali din po, Padre. Ikalawang araw ng buwan ng Oktubre, atin po ngayong ginugunita ang mga banal na anghel na ating mga tagatanod. At sa banal na misang ito, atin pong isama ang ating mga daladalang kahilingan, maging ang mga kahilingan ng nasa kanilang mga tahanan. Pagsamasamahin po natin ito at idulog sa ating puong may kapal. Upang tayo'y maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang, ating aminin ang ating mga kasalanan. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyong mga kapatid na lubha kong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, sa di malirip na pagsubaybay mo, minarapat mong isugo ang mga anghel upang kami tanuran. Ipagkaloob mong kami kanilang laging ipagsanggalang at maging maligaya kami kasama nila sa kalangitan. Sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ng Eksodo. Ito ang sinasabi ng Panginoon. Magpapadala ako ng anghel na mangunguna sa inyo. Pangangalagaan niya kayo sa inyong paglalakbay at papatnubayan hanggang sa lupain na aking inihanda sa inyo. Pakikinggan ninyo siya at susundin ang lahat ng sasabihin niya sa inyo. Huwag ninyo siyang susuwayin sapagkat lahat ng ginagawa niya ay
sa pangalan ko at hindi niya kayo patatawarin kapag naghimagsik kayo sa Kanya. Kung susundin niyo siya at gagawin ninyo ang Kanyang mga sinasabi, ipaglalaban ko kayo sa inyong mga kaaway. Pangungunahan kayo ng aking anghel patungo sa lupain ng mga Amoreyo, Heteyo, Pereseyo, Kanineyo, Hebeyo at Hebuseyo, at sila'y lilipulin ko. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan, mga anghel niyang banal sa inyo ay susubaybay. Mga anghel niyang banal sa inyo ay susubaybay. Siyang naghahangad ng pagkupkop ng kataas-taasan at nanatili sa kalinga ninyong makapangyarihan. Makapagsasabi sa kanyang Panginoon, maugkat tahanan, ikaw ang akin Diyos, ang Diyos na tangi kong pinagtiwalaan. Mga anghel niyang banal sa inyo ay susubaybay. Ika'y ililigtas niya sa panganib sa umang nabitag. At kahit anumang mabigat na salot, di ka magdaranas. Lulukuban niya sa lilim ng kanyang malabay na pakpak. Sa kalinga niya ay natitiyak mong ikaw ay ligtas. Iingatan niya at ipagsasanggalang pagkat siya'y tapat. Mga anghel niyang banal sa inyo ay susubaybay. Pagsapit ng gabi, di ka matatakot sa anumang bagay. Maging sa mga gagawing bigla ang paglusob pagsapit ng araw. Ni sa anumang darating na salot pagkagat ng dilim. Di ka matatakot sa kasamaan mang araw kung dumating. Mga anghel niyang banal sa inyo ay susubaybay. Di mo aabuting ika'y mapahamak at walang daratal. Kahit anong uring mga paghihirap sa inyong tahanan. Susuguin niya ang maraming anghel, sila'y susubaybay. Kahit saang dako ika'y maparoon, tiyak iingatan. Mga anghel niyang banal sa inyo ay susubaybay. Magsitayo po ang lahat. Alleluia, 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 Alleluia. Ang Panginoon'y purihin ng lahat niya, mga anghel na tapat at masunod. At sumaiin niyo rin. Ang pagpapahayag ng mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong sandaling iyon, lumapit kay Jesus ang mga alagad at nagtanong, sino po ang pinakadakila sa kaharian ng langit? Tinawag ni Jesus ang isang bata, pinatayo sa harapan nila at sinabing, tandaan ninyo ito. Kapag hindi kayo nagbago at tumulad sa mga bata, hinding-hindi kayo mabibilang sa mga pinaghaharian ng Diyos. Ang sinumang nagpapakababa na gaya ng batang ito ay siyang pinakadakila sa mga pinaghaharian ng Diyos. Ang sinumang tumatanggap sa isang batang ganito dahil sa akin, ay ako ang tinatanggap. Ingatan ninyo na huwag hamakin ang isa sa maliliit na ito. Sinasabi ko sa inyo, sa langit ang kanilang mga anghel ay laging nasa harapan ng aking Ama. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Maligayang pagdating sa pambansang Dambana at parokya ni Santo Padre Pio. Ang ating ipinagdiriwang ngayon ay Anghel de la Guardia, na kung saan ay
Noong September 29 ay pinagdiwang natin ang tatlong arkanghiles, si San Miguel, si San Gabriel, at si San Rafael. Sila po ang mga archangels, mga pinuno ng mga anghel na kung saan may kanya-kanyang trabaho na naglilingkod sa harapan ng ating Panginoon. Ang mga anghel de la Guardia, nagtratrabaho naman po, isinugo ng Diyos para sa bawat isa sa atin na magbantay. Ang inihahalin tulad po nila dito, lalong-lalo na ng mga eksperto sa banal na kasulatan, ang sabi ng mga eksperto sa banal na kasulatan, kung ang isang pamilya ay can afford, binibigyan niya ang kanyang mga anak ng kanya-kanyang bodyguard, ganun din ang Diyos. Sa bawat isa sa atin na kanyang itinuturing na anak, pinagkakalooban niya ng Anghel de la Guardia. Nang sa ganon, mailayo ito, maiwas sa anumang kapahamakan, sa anumang kasamaan. Subalit ang katanungan daw dito, eh, bakit nagkakamali pa rin, nagkakasala pa rin ang tao kung mayroong Anghel de la Guardia? Ang Anghel de la Guardia ay nandyan lang. Tumatanod sa atin, subalit hindi nila pakikialaman ang ating kalayaan. Ang freedom ng tao ay hindi pakikialaman ng Diyos. Pababayaan ng Diyos na ikaw ang magdesisyon. Kaya kahit tayo po ay may Anghel de la Guardia, tayo pa rin ang masusunod. Nandyan lang po nagtatanod ang ating mga Anghel de la Guardia. Kung atin po itong iuugnay sa ating ebanghelyong napakinggan ngayon, na kung saan ay ang katanungan ay patungkol sa sino ang pinakadakila sa kaharian ng langit. Sa larangan po ng business, kailangang talunin sa kompetisyon ang isang negosyo para ikaw ang manalo. Ano, kaya nga kung halimbawa ay pagkain ang iyong negosyo, kailangan mong mas lalong pasarapin ang iyong pagkain. Nang sa ganun, ang lahat ng mga kakain, ang lahat ng mga consumers, ay sa iyo pupunta. At ikaw ang mananalo dahil ikaw ang pinupuntahan dahil natikman nila na napakasarap ng iyong luto. Normal yon sa business. Kaya nga po, dito po nagkakaroon ng nagiging beneficiaries po dito ang mga consumers pag mayroong competition dahil mas lalong ginagalingan ang serbisyo, mas pinabababa dahil sa competition ang presyo, ang nagbibenefits ang mga consumers. Sabi ko nga, normal ito sa negosyo, normal ito sa business world. Subalit, pagdating sa relasyon ng tao, lalong-lalo na pagdating sa mga alagad ng ating Panginoon, sa mga naglilingkod bilang mga Kristiyano, ang sinasabi dito ng ating Panginoon, hindi normal sa inyo ang magkaroon ng hidwaan dahil lamang gusto ninyong kilalanin na mas higit kaysa iba. Ang mga alagad, kung bakit nagtanong sa atin, Panginoon, kung sino ang pinakadakila. Dahil kung titingnan po natin ang prior na passage ng ating ebanghelyo ngayon, nagtatalo-talo sila, nagtatanungan sila kung sino ang pinakadakila sa kanila. Kaya itinanong nila ito sa ating Panginoon. At ito pa ang medyo masakit dahil pag may nakikita sila sa ibang parte ng ebanghelyo, may nakita silang nagpapalayas ng mga demonyo, ng masasamang espiritu, samantalang hindi naman nila kasamahan, isinumbong nila sa Panginoon na mayroong isang tao na nagpapalayas sa iyong pangalan. Sinaway namin dahil hindi naman sila kasamahan natin
Ano ang sagot dito ng ating Panginoon? Hayaan mong gumawa ng kabutihan ang mga tao na kahit hindi panig sa atin, subalit kung ang kanilang ginagawa ay kabutihan, sila'y kapanig na rin natin. Competition. Pag-aakala na mas higit ang isa kaysa iba. Ito yung parang crab mentality dito. Ano? Dahil pag sinabi nating pinakadakila, kailangan mas matalino, pinakamatalino, mas magaling, pinakamagaling, maganda, mas maganda. Dahil pinakadakila kung ituring. Kaya nga po sila nabigla noong kumuha ang ating Panginoon ng isang maliit na bata. At ito ang sinabi ng ating Panginoon at bilang modelo ng pagpapakababa ng sabihin ng ating Panginoon, hanggat hindi kayo tumutulad sa isang maliit na batang ito, hindi kayo makakapasok sa kaharian ng langit. Pagpapakumbaba, hindi pakikipagkumpetisyon na tayo ang itanghal na pinakadakila, na pinakahigit, pinakamagaling, pinakamatalino, kung hindi ang ninanais ng ating Panginoon. Taliwas, kabaligtaran. Kung ikaw ay magpapakumbaba, magpapakababa, ikaw ang ituturing na pinakadakila sa kaharian ng langit. At ito ang mga anghel, bilang mga anghel de la guardia, na kung saan sa uniqueness ng tao, dito makikita ang kanilang ginagawa, yung pagiging kakaiba ng tao. Ano? Kaya nga bawat tao ay nilikha ng Diyos na kakaiba. Kahit nga po yung twins, pag tiningnan po natin na parang parehong-pareho, subalit, mayroon pong kanya-kanyang identity yun, may uniqueness ang bawat isa. Walang nagkakapareho. Doon pa nga lang po sa thumb mark natin, bilyon na tao ang nandito sa mundo, subalit walang kapareho ang iyong thumb mark. Nag-iisa iyon sa uniqueness ng tao, doon kumikilos ang Anghel de la Guardia. My dear brothers and sisters, sa araw na ito na ating ginugunita ang mga anghel na ito, naway bigyan po natin sila ng pagkilala. Bagamat hindi po natin nakikita ang mga Anghel de la Guardia, sabi ko nga po noong ipagdiwang natin noong September 29, ang mga arkanghiles sa lumang tipan hanggang sa bagong tipan, makikita natin ang tunay na pag-iral ng mga anghel, na kung saan ginagamit sila ng ating Panginoon, mga mensahero, mga pinuno, nagbabantay sa bawat isa sa atin, nilikha sila ng Diyos para gabayan ang bawat isa sa atin. Kung atin pong kikilalanin ang mga anghel na ito, ito'y magbibigay sa atin ng katuparan na kung saan ito ang aakay sa atin patungo sa buhay na walang hanggan sa Diyos na ating pinaglilingkuran. Amen. Para sa mga maghahandog ng sobre, pakihulog na lamang po sa buslo. Kunin at tanggapin ang alala ito, ang abiyayang nagmula sa pagpapalamo. Tanda ng bawat puso pagkat inibig mo.
tayo'y nananalig, nagmamahal sa'yo. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang itong ating paghahain ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin ang mga alay namin ngayong aming ginugunita ang mga anghel na mga banal bilang aming mga tagatanod, ipagkaloob mong kaming nasa pagtatangkilik nilang walang maliw ay maligtas sa kasalukuyang hilahil at makarating sa maligayang buhay sa iyong piling. Sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa harap ng kadakilaan mo sa lupa at langit. Ang mga anghel at arkanghel ay di mapagwawalang imik. Ikaw ang kanilang inaawitan at pinaglilingkuran, sapagkat sa pamamagitan ng iyong anak na mahal, itinuturing nilang pinakamataas na karangalan ang magpuri sa iyo bilang layunin ng kanilang pag-iral. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kaluwalhatian. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilan mo. O sana sa kaitaan kayang lumuhod, manatili pong nakatayo ng may paggalang. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman, nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis at muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin.
ang misteryo ng pananampalataya. Sa krus at pagkabuhay, kami natubos mo tunay. Panginoon na aming mahal, iligtas mo kami, tanan. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbahan, laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Francisco na aming Santo Papa, ni Gilbert na aming obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay, nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo't maging dapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Berhing Maria na ina ng Diyos, si San Jose ang kanyang banal na espuso, ang mga apostol at ang lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen, amen, amen. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang aral mo, mapasamin kaharian mo, susunin ang loob mo, dito sa lupa para nasa langit. Bigyan mo kami ngayon ang aming kakanin sa kami adya sa lahat ng masama, pagkaluuban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming sa Hesukristo.
sapagkat iyong kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpapailanman. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon naway laging sumainyong lahat. At sumainyo rin. Magbigayan po tayo at maghangad ng kapayapaan sa isa't isa. Kayang lumuhod, manatili pong nakatayo ng may paggalang. Mga kapatid, na ito ang ating Panginoong Hesus, ang Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad po tayong inaanyayahan sa Kanyang banal na salo-salo. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ang katawan ni Kristo. Amen. Thank you.
Isa sa gawang second collection ay ginagamit sa patuloy na pagpapaunlad ng parokya at pambansang dambana ni Santo Padre Pio. Salamat po sa inyong handog. Ang lahat po ay magsitayo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming minarapat mong magsalo sa pagkaing nagbibigay buhay, ay pangunahan nawa ng mga anghel mong lingkod sa daan ng kaligtasan at kapayapaan sa pamamagitan ni Hesu Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Panalangin at pagtitiwala kay Santo Padre Pio, tayo pong lahat. Padre Pio, taga Pietralcina, monghim banal, pintakasing santo ng milenyong kasalukuyan, gabay namin sa pagtahak sa landasing makalangit, takbuhan sa pangangailangan, huwara ng pagtitiis. Sa'yo namin inilalapit aming mga kagipitan. Sa'yo po ibinibilin kalusugan at kabuhayan. Di man karapat-dapat, kami po ay pagbigyan. Bindisyonan at basbasan, maging ganap sa buhay. Lumayo nawa kami, umiiwas sa kasalanan. Lumapit lagi sa Diyos, maging matatag at matibay. Sa mabuting balita ng pagliligtas, turuan mo kami nawa. Sa tuwi na ay makinig, magnilay at sumampalataya. Amin pong pakiusap itong mga kahilingan. Puso ay nagsisisi, nagtitikang taimtiman. Di na muling magkasala, sunod lagi sa Diyos Amang, kaysa ng Espiritu at ni Jesus na tagapamagitan. Amen. Ang lahat po ay magsiupo para sa ilang patalastas. Una, sa inyong pagdalaw sa pambansang dambana,
mangyaring pakaingatan ng inyong mga personal na gamit. Hangad namin ang isang matiwasay at maayos na pagbisita sa National Shrine. Ikalawa, ipinapaalam rin po namin mula sa Main Art Entrance, tayo ay may mga malalaking safe and free parking dito sa loob ng Pambansang Dambana. Ikatlo, panatilihin natin ang kalinisan sa loob at labas ng simbahan. Hinihikayat natin ang Klego, clean as you go, sa Pambansang Dambana. Paalaala po, huwag iwanan ang kalat sa mga upuan. Tayo po ay may mga basurahan sa likod at gilid ng ating simbahan. Ikaapat, palagi po nating tandaan na ang Pambansang Dambana ay isang sagrado at banal na lugar. Mangyaring sa pagbisita natin dito ay sundin ang mga tama at angkop na kasuotan, tanda ng pagsamba at pagbibigay galang sa ating Panginoon. Ikalima, ngayong Sabado, ikapito ng Oktobre, ay unang Sabado ng buwan. Mayroon po tayong prosesyon sa karangalan ng Mahal na Birhen sa ganap na ikalima ng umaga. Nasisimulan natin sa may harap ng Fountain of Hope. Ang mga sasama ay inaaniyahang magdadala ng kandila. Ang susunod pong banal na misa ay sa ganap na ikadalawa ng hapon. Maraming salamat po at mangyaring panatilihin natin ang kalinisan, katahimikan at diwa ng pananalangin sa loob at labas ng ating mga simbahan. Magsitayo na po ang lahat para sa pagbabasbas ng religious articles. Mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos Amang makapangyarihan upang tayo ay maging kawangis ni Kristo sa taimtim na pagdalangin sa tulong ng mga larawan at ng mga dasalan. O Panginoong Diyos, Ikaw ang bukal ng lahat ng pagpapala at biyaya. Ibuhos po ninyo ang inyong bendisyon sa mga gamit na ito sa pananalangin na nagpapaalala ng iyong kabutihan, kabanalan at pagmamahal sa aming lahat. Upang ang lahat na dumulog at magdasal gamit ang mga ito ay magtamo ng iyong awa at biyaya. Loobin mong tularan namin ang kabanalan at aral ng Panginoon at ng mga santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang nasa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para na ang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, at sa Anak, at sa Diyos Espiritu Santo, kaparanong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Diyos Espiritu Santo, kaparanong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Diyos Espiritu Santo, kaparanong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Aba Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Diyos Espiritu Santo, kaparanong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. At pagpalain po kayong lahat ng makapangyarihang Diyos, ang Ama, Anak,
at ang Espiritu Santo. Amen. Naialay na po ang banal na misa. Humayo kayong mapayapa. Salamat sa Diyos. Narito kami, awit-awit ng Ave Maria, sa anak mong si Jesus, puso namin ay ihalo. Ihatid mo kami sa langit, sa amang mapalad.